Sisimulan na bukas ang pagpiprint ng mga balotang gagamitin sa 2022 elections. 10 presidential candidates ang pasok sa official ballot. Kasama siyempre si Bongbong Marcos na naharap ngayon sa isang disqualification case. Nasa front end balitang yan, Dale Vera. Handa nang simula ng pag-imprenta ng mabalota para sa 2022 national and local elections. Kasunod yan ang virtual walkthrough kanina ng COMELEC sa National Printing Office. Bukas, magpiprint ng mabalota para sa absentee voters. Sa Webes naman, sisimula ng pagpiprint para sa local voters. Mahigit 67 million ang mabalota ang kailangan i-imprenta hanggang sa target date nila na April 21, 2022. Kung bibilangin po natin yung araw magmula ng January 20, ay hanggang mga first week of April lang po yan, kaya na sana. But again, we are realistic in anticipating contingencies, including na po yung COVID surge and infection of our workers. So hanggang April 21 po, kasama na po dyan yung buffer period. Mga 2 weeks or 3 weeks po ang buffer period po natin. Maging ang seguridad ng National Printing Office, sinisiguro rin ng stakeholders. Kaya ang basement ng NPO, kung saan ipiprint ang balota, guardado na. 3 printers ang gagamitin. Ang isa, bagong bili para sa 2022 elections. Ang itsura ng balotang gagamitin, tulad lang noong nakaraang eleksyon. Ang mga listahan ng kandidato sa national at local positions sa harap makikita. At party list candidates naman sa likod. May 3 size rin ang iimprentang balota. Depende sa kung saang lugar ito mapupunta. Kung ang balota ay para sa absentee voters, may haba itong 25 inches. Ang Bangsamoro Region ballots naman ay may sukat na 30 inches at 26 inches naman para sa non-BARM voters. Ang sunod na dapat malaman, sino-sino naman ang nasa balota. Base sa listahan ng COMELEC, may 10 presidential candidates, na tumatakbong vice-presidente, 64 na senador at 177 party lists. At kahit may nakabimbing disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos, kasama siya sa balota. The official list has already been finalized and yun na nga, meron na tayong ballot phase. So his name is there. Sakaling katigan ng COMELEC First Division ang petisyon laban kay Bongbong, maaari ito magkaroon ng substitute na may kaparehas niyang apelido. Pero kung makancel naman ang Certificate of Candidacy ni BBM, magiging stray votes ang boto niya. Sabi ng grupo ng petitioners, hindi pa dapat i-imprenta ng COMELEC ang mga balota. May pending pa raw kasing ihahaing motion for reconsideration sa ibinasurang petition para kanselahin ang COC ni BBM. Malinaw mismo sa COMELEC rules na kung isasama nila ang pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. sa balota ay sila mismo ang lalabag sa kanilang sariling rules. Meron na bang decision ang COMELEC and BAM na hindi nahihintayin yung ipa-file na motion for reconsideration ng lawyers namin para ikansela yung COC ni Ferdinand Marcos Jr.? Wala pang bagong pahayag kaugnay rito ang COMELEC. Nagbabalita mula sa frontline. Dale De Vera, News 5.